Magandang araw mga bossing, welcome back po ulit sa ating channel. So ngayong araw meron tayong i-resolve ang problema regarding dito sa Kawasaki Barako. Dito sa problema ito, alam ko dito maraming makaka-relate. So overflow ang problema ng Kawasaki Barako na ito, na palagi ang nagiging problema. So ngayong araw, mawawasan na natin ang overflow problem ng unit na to gamit lang ang dalawang pyesa na ito. So yan yung part number mga boss, at ito yung dalawang pyesa na ipapalit natin. Yan yung float valve natin mga boss. Yan yung isang malaking factor kung bakit nag-overflow palagi yung ating carburetor. So sa dahil sa tagal na rin siguro ng ating mga carburetor na yan, nagkakaroon na ng problema. So gaya nga ng lagi ko sinasabi, maraming pwedeng pagmulan ang overflow ng ating carburetor. Una, pwedeng nagkaroon ng madumi yung gasolina kasi walang fuel filter. So, nasingitan yung ating float valve. O, pwede namang mababa yung adjust ng ating floater. Okay? So, dito sa pagkakataong ito, lahat ginawa na natin sa carburetor na to, at ito na yung pinakahuli nating pambato, ang palitan ang ating float valve. Meron labas ng carburetor na Barako 2 din na hindi siya napapalitan. So float valve lang yung napapalitan. So itong unit na to, napapalitan yung kanyang float valve. Ayan, tatanggalin natin yan mga bossing, at yan yung ating papalitan. At mamaya ipapakita ko sa inyo at ipapaliwanag ko rin sa inyo kung bakit natin siya papalitan at kung bakit siya ang nagiging problema ng ating overflow. Okay? So ayan, madali lang naman ang magpalit niyan. Kalaskabit lang talaga ang pagkakabit niyan. So minsan medyo maganit at merong minsan talaga malubay. Kasi yung, yan kung mapapansin nyo, meron siyang o-ring sa loob. Minsan sa sobrang dapa na nung o-ring, napakaluwag na niyang tanggalin. Okay? So, paltaman na natin bossing, mga bossing, at buuin muna natin yung ating carburetor. So ayun, nabuko na natin ang ating carburetor at ikakabit na lang natin yan. So ito, pag-usapan natin itong dalawang pyesa na to. Ito ang sinasabi ko sa inyo na isa sa factor kung bakit lagi nag-overflow ang ating unit. So kung mapapansin nyo, meron siyang o-ring dyan sa gilid ng kanyang float valve na yan. Ngayon, pagka yung o-ring na yan ay dapa na at hindi nahakab dun sa kanyang kinalalagyan, possible na dyan sumisinip yung ating gasolina. So kahit pagka puno na, ayan,
Ayan, kung mapapansin nyo, yung isang part sa loob niya, hindi na perfect circle. Medyo may pagka-oblong na. Ayan, no? So, siguro dahil sa tagal na ng paglalabas-pasok dyan ng ating float valve, nagkakaroon na ng natatangos na. At ito yung ating mismong float valve. Ayan yung nagsasara. Ayan yung napasok doon sa butas para makontrol niya ang paglabas ng gasolina. Meron na siyang kanal. Ayan mga boss, ganyan yung sistema niya sa loob ng ating carburetor. Nakapag bumaba yung ating floater, bababa din yung ating float valve at lalabas yung gasolina. Ngayon, pagka tumaas, yun yung sarado. Kaso ang problema, pagka ganyang yung problema na ang ating float valve na yan, talaga mag-o-overflow. Na isa sa problema natin, isa nagbibigay din ng problema, lalo na kapag ka nag-overflow, mahirap talaga siyang paandarin. At ito mga boss, tingnan nyo, wala na siyang overflow. Buhay ang kanyang gas. Ayan, tapos ang ating problema sa overflow mga boss. Na. Okay. So yun mga boss, maraming salamat sa inyong panonood at nawa po yung nakatulong sa inyo ang video ito. Huwag niyo pong kalilimutang mag-like and subscribe and support sa ating channel mga boss. Maraming salamat po. God bless us all and ride safe po sa ating lahat.